Jim Dobre, ayan, good morning sa inyo mga ka-inspire, magandang umaga sa inyo. At ngayong araw po na ito ay meron na naman po akong panibagong tips po sa inyo. Especially po doon sa mga bago pa lang dito sa Poland, no? Or doon sa mga nag-a-apply pa lang, or doon sa mga papunta pa lang dito. Yan. So, paano nga ba natin malalaman mga ka-inspire kung tama nga ba, or eksakto nga ba, or walang labis, or walang kulang yung ating tinatanggap na sweldo mula sa ating mga employer. Ayan, so bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po natin yan na malalaman kahit na wala po tayong mga payslip. Ayan, so tips, paano natin malaman kung tama o sakto ba yung ating mga tinatanggap na salary mula sa ating mga employer. My name is Roel Tamargo and welcome to my YouTube channel. So, what's up mga ka-inspire? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ay, halagang ibon. O, di ba? Halaga. Paano natin malaman mga ka-inspire kung tama ba o eksakto nga ba, may kulang nga ba yung ating tinatanggap na sweldo mula sa ating mga employer. Ayan. So, mahalaga na malaman po natin ito mga ka-inspire para hindi po tayo madaya ng ating mga employer. Kasi minsan mga ka-inspire, may mga employer tayo o mga agency tayo dito sa Poland na hindi po may mga, alam na natin yung mga ano, mga bagay na may mga competition sila na sa mental sumasablay, di ba? So, bibigyan ko yun ng tips kung paano nga ba natin ito malalaman. So, tips number one, dapat alam mo kung magkano yung net mo per hour. Yun. Hindi importante yung gross. Kasi, pag sinabi kasing gross mga ka-inspire, pag sinabi kasing gross, nandun pa kasi yung mga insurance, yung mga other deductions. So hindi mo makukumpute sa sarili mo kung hindi mo rin naman alam yung mga deductions, no? So kailangan ang alamin mo talaga is yung net per hour. Dapat na yun ang ano mo, yun yung dapat na malaman mo sa iyo mula sa iyong employer, no? Okay. So tips number 2, dapat meron kang sariling listahan ng iyong working hours. Yan. So gumagawa ka dapat, nagre-record ka dapat ng iyong sariling listahan ng working hours mo para sa sarili mo ay kayang-kaya mo na itong i-compute pagdating ng sahodan. Dito kasi sa Poland mga ka-inspire, no? Dito kasi sa Poland ay bibihira lang dito or hindi talaga sila siguro uso sa biometric, no? Karamihan. Sa dinami-dami na po ng kumpanya na nilipatan ko mga ka-inspire ay hindi pa ako nakakaranas ng biometric, yung fingerprint ba, sa time in at saka time out. So, puro manual lang talaga, attendance, listahan yan, time in, time out, tapos pirma, signature yan, ganyan. Dapat, kung ano yung time in, kung ano yung time out mo, doon sa listahan mo, doon sa company, dapat meron kang sariling record na doon mo rin sa sarili mong listahan, dapat magkatugma yan. Kasi yung record na yun na company, yun yung ipo-forward doon sa agency, sa employer mo, para doon po nila kukuhanin yung iyong total working hours doon sa listahan. So, mas madali para sa iyo na malaman kung tama yung sahod mo kung meron kang sariling listahan. Lalong-lalo na mga ka-inspire kung biometric kayo. Pagka hindi kayo naglista ng sarili nyong listahan, ng sarili nyong working hours, tapos biometric yung ano nyo, pag nagkaroon ng problema ng salary nyo, sa halimbawa kulang, wala kayong habol kasi wala kayong time working hours na record. Parang ako mga ka-inspire, gumagawa talaga ako. Pag-uwi ko ng bahay, nililista ko na talaga yung working hours ko that day. Sinilista ko na yan. Para pagdating ng sahodan, madali mo na lang yon itotal. Okay, so yun yung tips number 2 natin, that meron kang sariling listahan o record ng yung working hours. Tips number 3, alamin mo kung mayroon kayong mga ibang deductions katulad ng bahay, katulad ng internet, ng transportation, or kahit na anong deduction.
alamin mo doon sa employer mo kung meron silang kinakaltas sa bahay, sa internet ninyo, sa tubig ko, kung ako. Kung libre ka lahat, mas maganda, di ba? Wala kang problemahin. So, napaka-importante yung tatlong bagay na yun para pagdating ng sweldo ay kahit ikaw lang mismo yung mag-total ng iyong salary. Yan. So, number 4, dapat yung working hours na nasa listahan mo at yung working hours na nasa company dapat magkatugma, no? Dapat magkapantay. Kung halimbawa, yung record mo na sarili mong record ay meron kang 230 working hours sa isang buwan, tapos doon sa record mo doon sa company ay magkaiba, so may difference sa sahod, marahil yung ibibigay ng sahod ng company doon sa computation mo magkaiba, kasi magkaiba yung working hours mo. So napakahalaga na dapat magkatugma po yan, kasi dito sa Poland mga ka-inspire napakahirap kasi wala pong, kadalasan dito mga kumpanya walang payslip. Hindi po talaga sila marami na akong kumpanya na nalipad na pasukan dito sa Poland, pero hindi pa ako naka-experience na magkaroon na makatanggap ng payslip. So yun minsan yung problema dito mga ka-inspire, no? Kaya kailangan po talaga natin maging aware. Kailangan po talaga natin na magkaroon tayo ng sarili nating listahan, record para sa ating mga pinagtatrabahuan, no? Okay, so yung apat na yon, kung alam mo lahat yung apat na yon, yung alam mo yung net per hour mo, alam mo yung record, no, meron sa sarili kang record, alam mo kung meron kayo yung other deductions, tapos alam mo kung magkatugma yung iyong working hours yan. Pag alam mo yung apat na yon guys, madali na lang po natin malaman kung tama ba yung ipipapasahod sa iyo ng iyong agency. Okay, so pagdating naman sa computation, i-compute na natin siya guys para po malaman po natin at saka magkaroon po kayo ng ideya, lalo na especially yun sa mga baguhan, no? Sa mga baguhan, kasi nung bago lang din po kasi ako dito, talagang nangangapa din talaga ako. Ayan. So ang gagawin naman po natin mga guys para kung paano po natin computein yung inyong mga monthly salary income. So halimbawa, alam mo ang iyong per hour net, sabihin natin 16, or kaya sabihin na natin 18, para malaki naman, di ba? Sabihin natin 18 zloty per hour mo, no? So 18 zloty ang neto mo per hour. Okay, so lagay natin 18. Tapos meron kang within 1 month sa iyong computation ay meron kang 250 working hours dahil masipag ka, diba? Masipag ka mag-overtime, masipag ka pumasok sa trabaho, or sabihin na natin 300 working hours, no? Kasi dito sa company namin may mga kasamahan ako dito na umaabot sila ng 300 working hours yan. So talagang pag kapasipag ka, malaki yung income mo, eh. So sabihin na natin i-multiply natin ng mga ka-inspire sa 300 working hours, okay? 300. So, yung 18 na zloty neto mo per hour, i-multiply mo siya ngayon sa 300 working hours mo sa isang buwan. So, equals, meron kang 5,400 zloty. So, yan na ba yung ano mo? Yan na ba yung neto mo? Yan na ba yung buo na sahod na makukuha mo? Well, kung wala kang babayaran sa accommodation, wala kang babayaran sa wifi, sa mga tubig, sa any bill, kung wala kang babayaran, it means yan na po yung neto mo. Yan na po yung linis mo nakita within 1 month na sahod mo. Sa loob ng 300 working hours mo, yan na yung neto mo. So, i-convert mo naman ito ngayon sa Philippine money, sa peso. Ayan. So, minsan ang Philippine money to zloty guys, nag-range siya ng 12.75, 12.80. Kagabi nag-check ako na sa 12.82. Ayan. So 5,400 zloty, i-multiply naman natin sa 12.82. So meron kang 69,228 pesos doon sa 300 working hours mo. Ah, diba? Meron kang 69. Linis na 'yan. Yan na yung pera mo. Pera mo na, wala nang bawasan diyan kung
wala kang babayaran sa mga expenses mo katulad ng accommodation, katulad ng wifi, ng transportation, yan, as in free lahat. So, iyo na po yung 69,228 na yan. Ah, diba mga ka-inspire? Ganun lang kasimple. Kung wala po tayong payslip na pagbabasehan kung tama ba yung ating mga sinasalary, kailangan po natin maging aware, kailangan po natin magkaroon ng sarili nating listahan, kailangan natin ng malaman kung tama ba, kung magkatugma ba yung ibibigay na sweldo ng company natin. Para, syempre, di ba, kasi napakahirap magtrabaho, eh, mahalaga sa atin ang bawat piso, mga ka-inspire, di ba, mga ka-inspire? Yan. So, yan yung aking bagong tips sa inyo, mga ka-inspire, no? At pasensya na po kayo kung hindi po ako nangapag-upload masyado ng video sa ngayon kasi sobrang busy po talaga namin sa company, guys, no? 12 hours a day kami, tapos Saturday meron pa rin kaming 8 hours. So, sobrang napaka busy. But I am so blessed, mga ka-inspire, kasi syempre, di ba, yan naman yung hinahanap natin, yung magkaroon tayo ng mga overtime. So, ang aking pag-YouTube ay medyo nag-adjust na hindi katulad dati nung nasa city ako na 8 hours lang yung trabaho namin tapos wala pa kaming Saturday. So, marami akong time for sharing tips ng mga ka-inspire, no? Yan. So, yan, maraming salamat sa inyo mga ka-inspire at syempre, congratulations nga pala sa ating YouTube channel, Yakir Tamargo. Road to 5,000 subscribers na tayo, guys. Wow! So, maraming salamat po sa inyong support at walang sawang pagsubaybay sa aking mga vlog, sa aking mga sinishare at ibinabahagi. Sana po mga ka-inspire ay hindi po kayo magsawa na samahan ako sa aking journey sa YouTube. Yan. So magsama-sama tayo hanggang sa tayo po ay magtagumpay. Maraming salamat sa inyo mga ka-inspire. God bless everyone and the vision niya.